Matapos ang mahigit 4 na taon, nahuli na ang most wanted ng NCRPO. Naresto ang suspect sa pagpatay sa isang retiradong pulis sa tulong ng social media. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Hindi na nakapalagpas si Prelan Grama nang arestuhin ng mga operatiba ng Regional Special Operations Group ng NCRPO sa Sogod, Southern Leyte. Suspect si Grama sa pagpatay sa dating hepe ng Station 3 sa MPD na si Colonel Cipriano Herrera. Matagal siyang naging driver at katiwala ng biktima. Nakuhanan pa ng CCTV camera ang suspect na palabas ng bahay ng biktima noong gabing mangyari ang krimen noong December 2015. Natimbog si Grama na itinuturing na number one most wanted ng NCRPO sa pamamagitan ng social media. Katulong po ng social media saka networking, nagkaroon tayo ng mga magagandang lead para matuntun natin ang mga kinaruroonan ng mga wanted na tao. Birthday ng anak niya, tapos binati niya yung anak niya through Facebook using not his name. Okay. Pero may mukha siya doon. May mukha siya doon. I see, kaya nandun doon. Okay. Kaya nakuha siya. Mula Leyte, dumating na kanina sa NCRPO headquarters ang arresting team kasama si Grama. Hindi niya itinanggi ang krimen, pero may rason daw kung bakit niya napatay ang amo. Bakit po? Dahil po sa kapatid ko, ma'am. Ano pong ginagawa sa kapatid? Minilistik po yung kapatid ko. Mensahe ni Grama sa pamilya Herrera. Sana mapatawad nila po ako sa aking nagawa. Labis namang nagpapasalamat ang pamilya ng biktima sa pagkakaaresto sa suspect. It has been a long and painful journey for all of us. There were days during the 4-year period na akala ko hindi na po namin talaga siya makukuha. Pero nagpapasalamat din, tumigil yung mga kapulisan. Hindi naman nagbigay ng reaksyon si Fiscal Herrera ukol sa paratang ng suspect. Sa pamamagitan din ng social media, natunto ng isa pang most wanted ng NCRPO na si Napoleon Florendo na nahaharap naman sa kasong rape. Sa La Union siya na aresto ng mga otoridad. Pinainan po namin siya ng chatmate, kachat. And ang ginawa po namin na pang confirm nun sa location niya is pinadalan po namin ng pera. Nagkita raw si Florendo at kanyang kachatmate. Dito na siya inaresto. By February po, umuwi po ako sa La Union sa lola ko para bisitahin po. Tapos inabot po ng lockdown. Aminado ang NCRPO na malaking hamon sa kanilang operasyon ang umiiral na lockdown. Lalo pat sa mga probinsya ang kanilang operasyon. Pero sa isang banda, nakabuti rin daw ang sitwasyon dahil hindi basta-basta nakakatakas ang kanilang mga target. Once matunto namin yung tao, hindi po sila basta-basta nakakaalis since walang mga quarantine pass. At saka wala rin po mga biyahe sa ibang lugar. Simula nang ipatupad ang lockdown, umabot na sa 83 ang naaresto mga wanted persons sa NCRPO. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Oras.